balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po challenge ng angas ng Pinas General Casamero, ang kapwa nito Pinoy boxer na si Marlon Tapales, na ibahagi naman daw nito mga idol ang konting party sa kanyang malaking kinita sa laban nito sa Japanese monster na Uya Inoue. Sinabi ito ni Cuadro Alas mga idol, dahil every time mapalaban ito, manalo man o matalo sa bakbakan, ay nagbabahagi talaga si Casamero sa kanyang community. Kung sa mga idol, sako-sakong bigas ang binibigay ni Casamero sa kanyang mga kabarangay matapos ang laban nito. Well, kagaya nga sa ina-expect natin mga idol, kinasahan po ng dating Pinoy Unified Champion Marlon Tapales ang hamon sa kanya ng Team Cuadro Alas. Sa kumakalat kasi na footage mga idol, sa kung sakong bigas din ang binahagi ni Marlon sa kanyang community. Kunting tulong at pasasalamat sa malaking suporta sa kanyang naging laban nito kay Inoue. Bagamat ang pagtulong at pagkasan ni Tapales sa hamon ni Casamero mga idol, e para sa mga ilang Pinoy boxing fans, malaking insulto din daw ito para sa kampo ni Cuadro Alas, dahil namigay po si Tapales ng bigas mga idol, pero hindi nito pinaalam sa kanyang mga boxing fans. Kumbaga mga idol, sekreto lang talaga ang kanyang pagtulong, ni hindi nga daw nito mga idol pinost sa kanyang social media account na namigay pala ito ng bigas sa kanyang mga kabarangay. Talaga ang nakabenepisyo lang mga idol ang nagmagandang loob na ibahagi sa social media ang pagtulong ni Marlon Tapales. Samantala kung ikukumpara mo daw ito mga idol sa side naman ni Cuadro Alas kung paano ito mamigay, diretso ka agad ito mga idol sa kanyang social media account. Well, para sa atin mga idol, hindi naman talaga issue ang mga ganitong bagay kung mamimigay ka na hindi mo pinopost o talagang pinopost mo sa social media. Ang importante dito mga idol, taos puso pong tumutulong ang dalawang Pinoy champion natin sa ating mga kababayan. Discarte na lang nila mga idol kung ipapaalam nila o hindi sa social media. Sa kabilang banda naman mga idol, Terence Brad Crawford hindi napigilan ang kanyang sarili. Naglabas po ng galit kay Tio Pimo Lopez Jr. Ano yan ni Crawford mga idol? Mag-focus na lang daw si Lopez sa maliliit na kalaban nito sa 140 pounds. Huwag na daw siya nito pakialaman sa kanyang diskarte. Ang lakas daw mag-amok ni Tio Pimo, pero nung nagkita daw sila ng personal, hindi nga daw ito makatingin ng diretso kay Crawford. Pero pagdating sa social media, ang lakas daw ng apog nito na humamon sa kanya. At sa naging ribat naman po mga idol ni Tio Pimo, mag-focus na lang daw si Crawford na makaalis sa trap na kontrata ni Al Haymon sa laban kay Spence. At pagkatapos daw nito, pumunta daw ito sa top rank para maikas ang laban nila sa lalong madaling panahon. Dahil isusunod niya daw si Crawford kay Lomachenko at Josh Taylor. Bagamat isa sa mga masakit na sinabi ni Tio Pimo Lopez Jr. mga idol, nang binahagi nitong imahe ni Crawford na naging 2 division undisputed champion, pero ni isa daw hindi nakakuha ng pagiging fighter of the year dahil sa ngayon taon napunta kay Nauya Inoue ang parangal. So walang ibig sabihin dito mga idol si Tio Pimo Lopez Jr. kundi mahina talaga si Crawford kumpara sa Japanese monster, kaya hindi nito nakuha ang award. At dito na nga mga idol nagumpisa na parang si Inoue na ang kanilang pinag-awayan. Sumagot pa naman si Crawford mga idol sa mga patotsyada ni Tio Pimo, pero halatang iniiba na talaga nito ang usapan. Mukhang nasaktan talaga si Crawford dito mga idol sa naging komparison ni Tio Pimo sa kanyang kakayahan kontra sa Japanese monster.